Sa mga kaya mag-content, mag-content kayo. Sa mga hindi kaya, nandito ang KMCC program. Ang lahat ng natutunan ko for the last 7 years sa pagko-content, paano mag-content ng busy ka, paano mag-content ng hindi ine-edit, paano mag-content ng walang sayang na pera sa pagkuha ng editor at cameraman, paano mag-content ng mahihiyain ka. Lahat ng problema sa content bilang isang negosyante, ituturo ko sa KMCC program. O message lang kayo dyan. O alam nyo na ininegosyo nyo. O ang yabang nyo, kala nyo, dali mag-isip ng business idea, ha? O eh, basic lang yun, kasasyo Arvin. Basic kasi pinaliwanag ko. Basic kasi pinaliwanag ko ng isang oras mahigit. Kaya nabe-basic ang ka, eh, kanina, o. Naintindihan nyo yun, paano pipili ng business idea? Alam nyo, hindi problema kung anong negosyo ang tatahakin nyo. Ang problema ngayon sa buhay nyo, sa dami ng kaya nyong gawin, hindi kayo makapili, hindi kayo makapokus, pabago-bago kayo. Kaya hanggang ngayon, ang hirap nyo kasi nga kung ano-anong pinapasok nyong negosyo. Hindi kayo mag-focus. Hindi na kayo nakapokus, hindi pa kayo nagko-content. O kaya ganyan pa rin ang buhay nyo. Walang nangyayari. Wala kayong focus sa isang negosyo at hindi nyo nilalaban kung anong labanan ngayon, which is content creation. Paggawa ng makabuluhang content. Hindi yung content na pa-viral-viral lang, ha. Yung content na may saysay sa iba. Malinaw? O ngayon, basic lang yun kasi siya rin. Basic kasi pinaliwanag ko. Kaya actually basic lang naman talaga. Yun nga ang problema ngayon sa mundo. Yung mga basic ang nane-neglect nyo. Napakasimple lang magnegosyo. Yan lang ang tutukan mo ng mahabang panahon. Hindi pwedeng hindi ka umasenso dyan. Kayo eh, kung ano-anong ginagaya yung negosyo, mag-focus kayo sa core gift nyo, sa gusto nyong gawin, sa kaya nyong gawin, huwag kayong lilihis, at ngayon, mag-content kayo patungkol dyan. Yung gusto nyong gawin, hindi ko na matuturo yan, kaya nyo na yan eh. Ang kaya ko ituro, paano mag-content patungkol sa gusto nyong gawin for the next 5 years. Ayaw nyo maniwala sa akin na malupit ang KMCC program? O, bahala kayo. Pakinggan nyo na lang yung mga galing doon, yung mga bagong graduate. Watch natin si kasosyong Ton Jose. Watch natin, ha? Kasi para hindi na lang ako magyabang. Yung mga kasosyo na lang natin na lumaban sa content creation ngayon. Last time, no, pinanood natin si kasosyong Mami Marilyn. Ngayon naman, si kasosyong Jose naman. Panoorin natin. Ton Jose, no? Pag nagustuhan nyo si kasosyong Ton Jose, tignan nyo yung mga content niya sa internet, no? Pakinggan muna natin ito habang iinom ako ng tubig. Hayo nga pala si Ton Ton Jose na may halos 4 na taon ng sumusubok sa mundo ng pagninegosyo. At sa video na ito, malalaman mo kung bakit kailangan mo sumali sa KMCC program ni kasosyong Arvin Orug. Nakikita ko rin kasi talaga yung kahalagahan ng original content. Nakikita ko na effective talaga. Ang problema lang, di ko alam kung paano sisimulan mag-vlog. Tapos sobrang mayayain ko pa. Simpleng pagkikwento, hindi ko kaya. Simpleng construct lang ng sentence, hirap pa ako. Kaya nung nag-announce si kasosyong Arvin na magkakaroon ng KMCC. Una, nagdadalawang isip pa ako eh. Dumaan yung batch 1, dumaan yung batch 2. Nakikita ko yung mga review ng mga kasosyo. Talagang lumalabas sila sa video. Sabi ko talaga mapupush ako nito. Pag sumali ako, kaya nagdadalawang isip ako, sali ba ako? Parang hindi ko kaya ilabas yung mukha ako eh. Kaya nung batch 3, nagkalakas na ang loob. Sige, sali na, palag. Pasok. Yung consistency ng paggawa ng content. Sa year 2020, nagagawa na ako ng mga guitar video sa YouTube. Problema lang, mali yung motivation ko. Bakit ako gumagawa nun? Kaya tinigil ko din. Dito sa KMCC, nalaman ko yung mas malalim na dahilan kung bakit ka magkocontent. Kaya kung papasok kayo sa KMCC, malalaman nyo rin ang ibig ko sabihin. Tulad nga sinabi ko kanina, sobrang mahihayin ako. Pero ngayon, na-improve ko rin yung pagkikwento, pakipag-usap sa ibang tao. Na dati, struggle ko talaga. Kung mas makagawa pa ako ng mga positive content, maka-inspire rin, makakatulong din sa ibang tao. So, pero recommended talaga ang KMCC. Dito sa video na pa-play ko, makikita nyo kung paano ako na-push ng KMCC na gumawa ng content. Ikaw ba yung taong mahina din ang loob? Nice. Mahina ang loob. Ay, ikaw. Galing. Ikaw ba yung taong mahina ang loob? Nag-iinis. Ikaw ba yung taong...
Kyle, ikaw ba yung taong mahina ng loob at laging... Kaya ako napamura teknika sa video ko. Ina-encourage ko kayo mga kasosyo na sumali sa batch 4 ng KMCC. Promise po, sobrang sulit yan. Pakalugi pa nga si kasosyong Arvin dyan. And kasosyong Arvin, maraming salamat sa mga turo mo about business and pati na rin sa personal na buhay. Yeah, no? Negosyo namin hanggang katayo pa rin dahil nagkaroon ng direksyon. Dahil sa mga prinsipyo natin, tinuturo mo sa amin. 5 years din ang inabot ko bago talaga gumana yung content. No? Matagal! Yun yung sinasabi ko sa iyo, may gawin ka lang isang bagay. Hindi mo titigilan for the next 5 years. Lalabas ang milyon mo. Hindi man perang milyon, pero milyon ang halaga. Itong grupo natin, more than milyon ang halaga nito, kaya maraming gusto magtangkang sirain to eh. Kasi ang halaga nito, more than milyon. Sabi ka sa Sasyo May, malupit talaga si Sir Arvin, kaya pinagmamalaki ko siya sa jowa ko na favorite kong influencer. Ay, thank you po. Huwag nyo nalang ipapakita yung sumasayaw ako, ha? Nahiya ako dun sa sa sumasayaw ako. Parang mas nahiya ako kaysa no, layon. Mga kasosyo, alam nyo, pagko-content, sineryoso ko yan. Kala nyo, ganun-ganun lang. Pinagtrabahuan ko po ang content creation. Kala nyo, madali mag-content. Sasabi nyo, eh, magko-content lang eh. O sige, mag-content kayo. Sige, content kayo. Okay. Okay, sige, content kayo. Eh sa akin, nilalatag ko ng isang buong buwan lahat ng technique na na-figure out ko for the last 7 years kong pagko-content. Pwede naman yung i-figure out din. Pero common knowledge kasi yun sa lahat eh. Hindi siya katulad ng food business. Kami may food business, kayo ang inyo, weldingan. Hindi ko kayo matuturuan sa weldingan business. Pero sa pagko-content, lahat na na-figure out ko ng last 7 years, pag tinuro ko sa inyo, magagamit nyo kahit anong negosyo nyo. Kaya ganun kalupit ang KMCC program. Ang pinagkaiba ng KMCC program, para to sa mga negosyante. Pwede kasi kayong magpaturo ng pagbavlog sa iba na hindi negosyante. Ako ang tinuturo ko sa inyo yung mga technique kung negosyante ka. Kung busy ka, problemado ka araw-araw, lagi kang kapusap pera, lagi kang may consumption sa tao, lahat ng isip mo ay nasa negosyo, hindi ka makapag-content. Napakahirap mag-content. Kaya yung mga na-figure out kong technique, yun na tinuturo ko sa KMCC program. Sali kayo sa batch 4, last batch ko na yung magtuturo. Seryosohan yan, mga kasosyo. Manghihinayang kayo pag di kayo naka-join. Pag iba na ang instructor sa KMCC, manghihinayang kayo doon. Message lang kayo, mga kasosyo. Isang buong buwan na program po yan. Ako mismo nagtuturo sa inyo araw-araw, 9 a.m. to 3 p.m. Hybrid dyan, pwede kayong pumunta sa Nova Town. Harap-harapan ko kayong tuturuan. Pwede rin kayong attend online. Kung di kayong maka-attend online, may replay siya araw-araw. At after nun, pwede kayong mag-sit-in naman sa susunod na batch kasi mayroong community na KMCC Tambayan. Basta mabangis! Basta yun, mabangis. Wala kayong makita ibang program na ganyan. Wala kayong makikita ang ibang ganyan, mga kasosyo. Pinagmamalaki ko yan. At saka yung mga dumaan ng programa ang nagmamalaki. Hindi ako. Ganun kalupit ang program. Kasi yung mga dumaan dun sa programa ang nagyayabang. Hindi ako. Thank you kasosyong Ton at ilang beses tayo nagkita. Keep uploading. Maraming salamat sa tiwala. Salamat sa nostalgia. Grabe, hindi ko alam kung naiyak ako. Sobrang saya ko. Sabi ko sa inyo, sineryoso ko content. Kala nyo, pag ganito-ganito lang ako. Bago ako naging ganito ka-relax, sineryoso ko yan. Wala nanonood. Kahit pagsasayaw. Kahit pagsasayaw, pinasok ko sa content niya, may manood lang. Kita nyo, nasa Sabor ako, sumasayaw ako. Nasa cashier ako, nasa parlor ako, nasa salon ako, sumasayaw ako, nagbabayad ako, sumasayaw ako. Sineryoso ko ang pagko-content. Kaya may ganito ako ngayong asset. Etong content, kayo, nanonood. Nakikinig sa mga sinasabi ko. Noon ko pa sinasabi yun eh, di ba? Huwag kang lilihis. Pre-sale, post-paid, cash flow. Price war. Paulit-ulit lang yun. Kasi yun ang prinsipyo. Paulit-ulit lang. Ngayon, ang pinakabago lang. Nasabi ko na lahat sa vlog eh. Totoo lang. Sa totoo lang. Nasabi ko na lahat ng alam ko sa content. Ay, lahat ng alam ko sa negosyo, alam nyo na rin. Ang hindi nyo alam, yung alam ko sa pagko-content. Di ba kayo nagtataka? Bakit ganansyang-ganansya lahat ng mga negosyo yung hinahawakan namin? Alam nyo rin naman lahat ng alam ko. Alam nyo yung diferensya? Kasi nagko-content ako. At ngayon, nagko-content ang buong negosyo namin.
O tignan nyo yung TikTok ng Nova Town. Magugulat kayo, million-million ng views. Wala ako doon. Hindi ako nagde-director doon. Hindi ako nagbibideo doon. Bakit? Eh, kasi 7 taon kong pinigrot ang pagkukontent. Kaya pag naituro ko sa mga kasamahan ko, madali na nila ma-execute. Mas malaya naman sila kayo mag-create ng mga content. Tignan nyo, ang Nova Town, Facebook, ang TikTok ng Nova Town, tanyo, million-million ng viewers. Yan, wala ako doon, ha? Hindi ako nagko-content doon. Sila Chef Jet nagko-content doon. Pero na-figure out ko kasi ang content. Kaya pag naturuan ko kayo sa KMCC, ang mga business nyo, hindi malabong magkaroon din ng million-million ng views. Ayaw nyo maniwala? O, pasisilip ko sa inyo. Kala nyo, kuro ko yabang eh. O, hindi ako to, ha? Makakasamahan ko sa business to. Kaya sobrang proud ako. O, Nova Town Restaurant. O, Nova Town Restaurant. Kakagawa lang yan last week. O, last few. Last, wala pang isang buwan. O, kita nyo naman views. O, 1.8. 4.6. Oh, yan ang mga tuturo ko sa inyo. Oh, hindi, wala ako dyan, ha. Sila lang ang nagko-content dyan, mga kasosyo. Ituturo ko sa inyo kung paano nagagawa ng Nova Town yan. Oh, basic. Yan ang diferensya natin. Hindi nyo alam kung paano mag-content. Feeling nyo, alam nyo na. Madali lang. Yun ang akala nyo. Pwede nyo i-figure out. Pero gumawa na nga ako ng programa kasi nag-uubos din naman kayo ng pera eh. Ubus kayo ng ubus ng pera sa ads. Ubus kayo ng ubus ng pera sa makamarketing yung wala namang bumabalik. Content nga ngayon. Walang iba. Content. Kung sino nagko-content, yun ang ganansyang negosyo. Mag-message na kayo ngayon, ilang slot na lang natitira, mag-commit na kayo agad-agad. At pag nag-commit kayo ngayon, may price freeze kayo. Sabihin nyo, kasali kayo sa price freeze, yung hindi tumaas. Kasi tumataas po kada batch. Sabihin nyo, huwag kayong mapasama doon sa pagtaas ng presyo. Ngayon na kayo mag-commit. Sabi niyo, sabi ko. Good evening kay kasosyong paring Teo Mark. Mga kasosyo, kahit anong lupit niyo sa business niyo, kung hindi kayo nagko-content, walang mangyayari. Maniwala kayo sa akin. Content ang labanan ngayon. Kahit nga supot negosyo mo, basta nagko-content ka, alam niyo yan. Kahit supot ang business mo, basta nagko-content ka, ganansya ka pa rin. Kaya lumaban kayo sa pagko-content. Good evening kay Kasasyo Paring Tayo Mark. Kasasyo Axel, good evening. Sabi ni Kasasyo Axel, iba talaga pag influencer ka, madaling magtiwala ang customer. Experience ko yan, mas lalo na ngayon. Tama, si Kasasyo Axel, matagal na nagla-live yan sa Italy. Pero sumali nung batch 3. Kahit ang tagal niya na nagko-content, marami pa rin natutunan si Kasasyo Axel. May video rin si Kasasyo Axel eh. Kasasyo Axel, nandiyan ba kayo? Thank you kasosyong Ton ha. Keep it up kasosyong Ton. Maraming salamat sa nostalgia. Grabe napa-emotional mo ako ngayon. Ibang klase ka kasosyong Ton. Thank you very much. Follow nyo si kasosyong Ton mga kasosyo. Yan, no? Check nyo yung mga ano niya. Mga vlogs para makita nyo yung epekto ng gano'ng kalupit ang programa.